Welcome to Nilo Ramirez TV. Kumusta po uli kayo guys mga katropa? Welcome back po uli sa aking channel. Nilo Ramirez po. Bali for today's video ay tatalakayin ko po kung bakit po tayong mga bagitong YouTuber ay nagmamadaling ma-monetize. May mga rason po yan kung bakit nagiging mas mainipin ang isang bagong vlogger or content creator. Kaya po sa mga bago dyan sa aking channel, paki-like nyo na lang po, comment, share, subscribe, and hit the notification bell button para updated kayo sa mga video ko. So sisimulan na po natin yung sinasabi kong topic. Number one po na dahilan kung bakit po tayong mga bagong YouTuber ay nagmamadaling ma-monetize. Una sa lahat, hindi naman po tayo magiging mainipin or nagmamadali na ma-monetize pag hindi po natin nalaman na pwede pala tayong kumita sa pag-YT or pag-YouTube. Meron pong mga requirements si YouTube na kailangan kompletuhin ng isang content creator. Una na dyan ang 1,000 subscribers at 4,000 watch hour. Yun po yung requirements na kailangan kumpletuhin ng isang vlogger para po magkaroon ng income. Siguro nga po pag hindi po alam ng isang vlogger or content creator na pwede pala siyang kumita, eh hindi po yan nagmamadali na ma-monetize. Hindi po ba? Katulad ako noon, nung nag-umpisa pala ako, hindi ko naman alam po na ganun pala na pwede pala akong kumita. Basta trip ko lang mag-vlog. Yun. Dahil nalaman ng isang vlogger na pwede palang kumita o ma-monetize ang isang channel. Number 2 po, nagmamadali na ma-monetize kasi nga po, baka po magbago yung requirements ni YouTube na 1,000 subscribers at 4,000 watch hour. Baka po gawing 5,000 subscribers at 10,000 watch hour. Yun po. Isa rin pong dahilan yun kaya nagmamadali ang isang content creator na ma-monetize. At isa pa po, yung nagmamadali sila para mapalitan na po yung kanilang pinagpaguran. Siyempre po, kahit sino po, once na pinaghirapan mo yung isang bagay, dapat nga po may benefits ka at least. Yun po guys mga katropa, basta lagi lang po nating isipin na pag nagiging mainipin po tayo, mas umiigsi po yung ating pasensya sa paghihintay sa pagdating ng isang hinahangad nating bagay na gusto nating mangyari sa ating buhay. Mamadali po tayong makamit yung gusto natin, mas nadadagdagan po yung stress at pressure sa ating sarili. Kaya ang mas maganda po, hayaan na lang po nating dumating at kaakibat nun, pagbutihin po natin yung ginagawa natin. Yun po yung aking nabasa sa isang libro tungkol po sa paghahangad ng isang bagay. At huwag po natin kakalimutan, ito po'y pinakaunang dapat nating gawin. Tumawag po tayo sa taas. I'm sure, lagi po siyang online. Kaya guys, mga katropa, mas maganda nga po na iset po natin yung ating isip na ang ating ginagawang pagdadlag ay for enjoyment in life at pinto lamang ng ating emosyon sa buhay para hindi tayo masyadong ma-pressure. And one more thing guys mga katropa, napakasarap po talagang ma-share sa mga viewers yung ating konting nalalaman. Kahit papano po, malaking tulong po yun sa kanila. Yun na lang po yung gawin nating inspirasyon para tuloy-tuloy po tayo sa ating pagbablog. At hindi na po tayo masyadong maging mainipin. Paalaala lamang po guys mga katropa, hindi po ako expert advisor, kundi isa lamang po akong ordinaryong
YouTuber na gusto lamang pong i-share yung aking konting na-research. And hopefully nakatulong ito sa mga bagong katulad ko. Kaya sana po huwag niyo pong kalimutang mag-like, comment, share, subscribe, and hit the notification bell button para updated po kayo sa aking latest video. Siya nga pala, shout out po sa lahat ng aking mga ka-YouTubers dyan na laging nanonood ng aking videos. Maraming pong salamat sa inyong lahat. God bless po.